Magandang araw mga kabihero. Ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng isang sikat na kakanin sa bayan ng Isabela. Ito ang tinatawag na dendelot o binalay. Samahan niyo ako sa pagluluto. So, ito na nga mga kabihero. Luto na yung sinaing nating malagkit. Yan. So, bango. So, pwede rin kayong gumamit ng glutinous rice. Kasi ang ginawa namin ngayon, yung talagang binili namin yung malagkit na bigas. Tapos, yun ang sinaing namin hanggang sa maluto. Yung iba naman gumagamit ng glutinous rice. Pwede rin naman yon. Ngayon, next na gagawin natin ay babalot natin ito sa dahon ng saging. Pero bago natin ibalot ito sa dahon ng saging, idadarang muna natin yung dahon ng saging sa apoy para ang purpose nun is para hindi masira kagad yung dahon ng saging kapag niluluto natin itong kakanin na ito. So ito na yung dahon ng saging. Ang susunod natin gagawin ay hati-hatiin natin ito. Depende sa size na gusto nyo para ibalot yung malagkit, yung dendelot. So ngayon, ito yung pinagputol-putol na dahon ng saging. Ang susunod na gagawin natin ay idadarang natin sa apoy. Huwag ganong malakas yung apoy para hindi masunog yung dahon. So tapos na tayong magdarang ng dahon ng saging. Ngayon ibabalot na natin yung malagkit dito sa dahon ng saging. Pero pupunasan muna natin yung dahon ng saging bago natin ibalot yung malagkit para malinis. So, ito yung malagkit. Kuha tayo ng konti. So ngayon, ito, meron tayong kaserola. Dito natin ilalagay yung mga binalot nating suman na dendelot. So ngayon, ang gagawin natin na susunod ay ito, meron tayong kakang gata. Ito yung unang pinagpigaan ng nyog. Tapos, ito yung pangalawa. Ito yung pangalawang pinagpigaan. So, ang unang ilalagay natin muna yung unang piga na nyog. So, meron tayong kawali rito. So, isasalang natin siya dito. Tapos, sa mahinang apoy. Huwag niyong lalakasan yung apoy para hindi masunog kagad yung kakanggata. Okay, umpisahan na natin.
So, bali, sinalang na rin natin yung suman. Nandito siya, sa kaserola na to. Ayan. So, nilagyan namin mga tatlong basong tubig. Hindi namin, huwag nyo pupunuin ng tubig to. Siguro mga dalawa o tatlong baso lang ng tubig. Pwede na yon para maluto siya. Tapos, huwag masyadong malakas din ang apoy para hindi masunog. So, sa pagluluto ng dendelot, tatansyahin nyo lang. So, yun. Ito, nagsalang tayo ng kakanggata dito sa kawali. At haluhaluin natin to. So, ngayon, kailangan natin haluin ito. So, itong gata ng nyog, kailangan natin haluin hanggang sa maglatik. So, continuous na halo lang itong gagawin natin. Ayan, napaglatik na natin yung sinalang natin gata ng nyog. Ayan, ihiwalay natin dun sa mantika niya. Ayan, pwede tayong gumamit ng strainer para hindi sumama yung mantika. So inilagay na dito yung isang yung kalahating kakanggata kasi hinati ko yan kanina. Yung una para dun sa latik, ito yung pangalawa, ito yung kalahati niya. Tapos ito yung pangalawang tiga. Ngayon dito gagawa tayo ng yung pinaka-sauce niya. Ngayon mga kabiyero, nilalagyan na natin ng brown sugar yung gata. So dapat ang ilalagay namin yung panutsa. Kaya lang wala kaming makita kanina sa palengke. So ito na lang yung brown sugar. Okay din naman to. Masarap din naman yung lasa ng brown sugar. Kasi nga ang nagpapalinamnam dito yung gata ng nyog. So yan, kailangan halu-haluin lang natin. So, hindi rin ganong kalakas dapat yung apoy natin dito. So, haluin natin to continuously hanggang sa lumapot yung sauce. So, ngayon, kailangan halu-haluin muna natin yung sauce hanggang sa lumapot. Medyo matagal tong proseso na to pero kailangan ng tiyaga. A few moments later. Ito mga kabiyahero, ito lumalapot na yung sauce natin. So, konting halo-halo na lang ito at maluluto na rin. Talagang maproseso itong pagluluto ng sauce. Kailangan mahabang pasensya at tiyaga. A few inches later. So ngayon, ito at nakikita nyo at malapot na yung sauce nung dendelot natin. So pwede na itong hanguin at palamigin at mamaya taste test tayo. Titikman natin kung anong lasa ng sauce. Ayan mga kabihero, gawa na ang ating dendelot. So ito na siya, ito na yung suman.
Ito na yung latik na may sauce, na may gata at asukal. So, ito siya. Sinama na namin yung latik dito sa gata. So, ang gagawin natin, meron tayong pinggan dito. So, titikman na natin ngayon. So, unang lalagyan natin ay yung sauce. Kuha tayo dito. Ito, medyo malaki. Para salt. Lagyan din natin sa ibabaw ng sauce. So yan, titikman na natin. Alam niyo mga kamehero, ang masarap, napakasarap ipartner nito sa kape, yung black coffee. Prefer ko kasi yung black coffee compare sa mga 3-in-1. Matamis na kasi yung mga 3-in-1 coffee. So, masarap dito yung kapeng barako. Tignan natin. Harap. Malaglag pa. Naimas. Naimas kabag yan. Pag merienda tayo. Maraming maraming salamat sa panonood sa video na ito mga kabiyahero. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para notified kayo sa mga susunod pa naming mga videos. I-click na rin ang share at like button at huwag kalimutang mag-comment sa video na ito. Maraming maraming salamat ulit mga kabiyahero. Ingat po tayong lahat.